I want to read it as a whole, yung buong chapter, in yung first part ng chapter 12. Siguro bilisan ko na lang, but the highlight would be on chapter 12, verse 20, 10, 21. So let's start. Pray muna pala tayo, no? Let's pray. Father God Almighty, we are blessed and we greet you with a good morning, Father. We are blessed with another day. Maraming salamat po dahil hindi nauubos inyong grace, yung inyong mercy, at even renewing our faith every day is a blessing from you talaga. That was your promise na i-renew nyo yung faith and strength namin araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, because you are our Father. And just this time that we have, meron kaming air na hinihinga, may oxygen kaming hinihinga, is such a blessing. And to just be able to meet as brothers is such a blessing. And we give you all the praises and glory for everything, for who you are, Father. Kung sino lang talaga kayo, dun lang kami talaga nagpupuri sa inyo. Father, please bless this time, this morning, as we talk about your life, yung life ni Jesus. As we imitate his character and maintindihan kung talagang sino si Jesus. And may your Holy Spirit lead us and guide us this morning. In Jesus' name we pray, amen. Alright, so as I've said, it's our quiet time for today is from Matthew 12. So let's read on quickly lang from the start. Jesus is Lord of the Sabbath ang title. So at that time daw, si Jesus daw is went through the grain fields on the Sabbath. So it's a Sabbath day. We know naman ang Sabbath is a day na sacred and maraming forbidden sa life ng mga Jews. No? Nagutom daw yung mga disciples. So nagugutom na sila. So they started picking some heads of grain and kinain nila. So namitas sila ng mga grains. Nakita ng mga Pharisees yon, sabi niya, look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath. Sumagot si Jesus, haven't you read, di nyo ba nabasa, si King David, kung anong ginawa niya at yung mga kasama niya, nagugutom sila. Di ba, sabi niya, pumasok sila sa temple, this house of God, and he is, and his companions ate the consecrated bread, which was not lawful for them to do, but only for the priest. Or hindi nyo rin ba nabasa sa law that the priest on the Sabbath duty in the temple desecrate the innocent. So basically, sinasabi lang niya dito is nandito na sa harap niyo yung mas importante than actually the temple. Kasi before, the most sacred place is the temple. Of course, out of respect, hindi dapat dinadesecrate talaga yun. But Jesus was saying, I tell you that something greater than the temple is here. If you had not known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. So basically, itong scripture na to, galing to sa Hosea 6 verse 6 sa Old Testament. I desire mercy, not sacrifice. So, kasi na alam ni Jesus, yung mga Pharisees has been focused on rituals, has been focused on sacrifice. Nakakalimutan na nila yung mercy towards people. But Jesus, yun ang kina-highlight niya na parang stop focusing on rituals, stop focusing on the law. But check niyo yung heart niyo. Parang is it nanggagaling pa ba sa mercy o sa pagmamahal yung ginagawa nyo? Kasi nga sabi rin sa New Testament, fast forward, lahat ng ginagawa natin, kung hindi dahil ito sa out of love, baliwala ito, di ba? So basically, parang hindi na sinasabi ni Jesus sa kanila. But in-reinforce ni Paul yun, fast forward sa New Testament. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. So going on from that place, so malis na siya doon, he went on into their synagogue, so another worship place. Tapos naka-encounter siya na isang lalaki na hindi ko alam anong Tagalog ng shriveled hand. Meron doon, nandun siya. So again, tinatry nilang ipitin si Jesus. Naghahanap sila ng butas o pwedeng i-charge against him kasi naiinis na sila sa kanya. So
parang ano, very unconventional or hindi yung nakasanayan nila yung na-encounter nila kay Jesus. So Jesus has been breaking every religious, yung quote-unquote religious practices na religious na lang talaga. So it's all out of tradition na lang. So tinanong nila, is it lawful to heal on the Sabbath? And he said to them, sabi ni Jesus, kung kayo ba merong alagang tupa, tapos nahulog ito sa hukay, tapos nagkataon it sa Sabbath day, hihintayin nyo pa bang matapos yung Sabbath? In short, yun yung sinasabi niya, para kunin yun. Hindi nyo ba kukunin ngayon na yun at huhugutin dun sa hukay na kinahulugan niya? And then how much more is valuable, more valuable is a person than a sheep, di ba? So, therefore, sabi ni Jesus, it is lawful to go to do good on the Sabbath. So, in short, sinasabi lang niya, walang pinipili yung paggawa ng mabuti. So, whether it's a Sabbath day, you go on and do what is good out of love or out of mercy. Then he said to the man, stretch out your hand. So, he stretched out his hand and was complete, yung hand niya, yung arm niya was complete restored as just as the other. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. So, imbes na na-build yung faith nila on Jesus or nakita nila yung power ni God, binamit nila yung pagkakataon na yun para mas magplano kung paano nila yung ano, pangit ng word, no? Pero yung ginagamit na word sa mga news, no? Ipapatumba si Jesus, di ba? Yun yung ano, pinagplanuhan nila. And then the next part, si Matthew, natutuwa ako kasi hinighlight niya to. Hinugot niya to from the book of Isaiah. So, he went on writing this. Aware of this, Jesus withdrew from that place. So, umalis na lang si Jesus dun. Umiwas na lang siya. Then, pero sinusundan pa rin siya ng large crowd, no? Tapos, sabi dito, he healed all who were ill. So, all. Lahat talaga nang makita niya na may sakit, hinihil niya at that time. Pero, wina-warning niya sila na huwag munang sabihin kung sino siya. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. So even yung mga content nila rin ni Kuya Domi, Kuya Rocky, the past few days reveals yung heart ni Jesus, no? So may reason kung bakit hindi niya muna sinasabi na kung sino siya. And talaga pinakita niya kung ano yung mga feelings niya even nung namatay si Lazarus, di ba? Kasi for one, he was also trying to test the faith of the people. So kasi kung I think he wanted a genuine ano encounter with people, yung relationship ng mga tao sa kanya. Hindi, he doesn't like it siguro na kasi sabi-sabi. That's why iniiwasan niya na yung mga tao would know about Jesus based lang sa opinion ng iba. So I think yun yung isa sa reason. So today, inaaral natin yung characters ni Jesus. So in fact, I appreciate what we're doing kasi I remember the teaching of the church before. Sabi, stop ano, inviting people to the church, but start inviting people to Jesus. So we were encouraged not to invite people na umattend ng church, simply merely attend the church, no? But we would want to invite everyone na makilala si Jesus. So our quiet time, this series this time, is about letting people know sino ba talaga si Jesus at yung mga different characters na meron siya. So nakakatuwa, we've been iniisa-isa na natin. So but on the verse 18, na-mention ni Matthew, kinote niya si Isaiah. Sa Isaiah kasi, sabi dun sa Isaiah, pinapakilala, this was a prophecy about Jesus from 700 years back. So na-prophesy na. So it was mentioned, here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. He will not quarrel or cry out.
no one will hear his voice in the streets. But then the highlight was a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he has brought justice through to victory. In his name the nations will put their hope. So this is my favorite part. Yung sinasabi, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. I think if we are to expound on it, I think tinutukoy tayo dito, di ba? Fast forward in our generation. Tapos that time, tinutukoy yung mga nagsasuffer, yung mga nag-struggle. And that time kasi yung mga tao, confused na rin sila kung sino ba sila. Kasi number one, di nila alam kung Roman na ba sila. They're oppressed. They're under various suffering, even economically, di ba? So, nararamdaman din nila yung may great power na ano nagru-rule over them bilang mga tao, no? So ina-encourage sila ni Matthew, or ni-relate ni Matthew ito dahil nakikita niya suffering ng mga tao. And that time, the fact na binanggit na maraming tao who were ill, it encompasses na the context na hindi lang naman physical yung illness nila. In fact, makikita natin na even those who were in sin or those who were demon-possessed, pinapagaling sila ni Jesus. So, ang context of being ill was encompasses even the sins, yung mga talagang slave ng sins, considered a disease in itself. So, if I will move on and share and try to just show kita naman. So, ito yung itsura ng smoldering wick. So, maybe we can relate. Pagka talaga, I think I'm sure matatanong natin sa sarili din natin na I've been a smoldering wick. Yung tipong namamatay na yung dingas natin, di ba? Ito yung, kumbaga ito yung kandila na wala ng apoy eh. Konting-konti na lang mamamatay na siya. So, siguro parang isa, mako-compare natin to sa isang tao na grabe na yung struggle, no? Parang gusto na lang niya mag-give up. Or, ayan, so kung titingnan natin, ito naman tinutukoy na bruised reed. Yung sugatan na yung nakabali na yung reed, nung wheat or nung barley. So, meron may bunga pa siya, no? So, ibig sabihin, I think kahit na in translation, parang sinasabi dito, kahit na struggle na tayo, we still have fruit to bear, or may natitira pang buhay tayo. May hope pa. Yun ang ito, ganito itsura niya, no? Konting-konti na yung apoy. So si Jesus is saying that he can repair what is broken. Basically, yun yung sinasabi niya. Ayan. So, laganap. So kung titingnan natin, it can also say, we can also sometimes relate, kasi minsan natatanong din sa sarili natin na naririnig ba ng Diyos o nakikita ba ni God yung struggle ko. Among many, kasi kung titingnan natin tong reeds na to, parang common lang naman, ordinary lang, sa tabi lang ng daan. So tayo parang sa dinami-dami ba ng mag-struggle or in sin. May pakialam pa ba si God sa pinagdadaanan ko? Di ba? Or again, nakikita ba niya talaga kung ano sitwasyon ko? O what am I going through? No? Or kung mag-give up man ako, may big deal ba yun sa kanya? Kasi marami naman kami or parang ordinaryo lang naman ako. Diba? So, yun. Basically, the scripture encourages us na if we are naubusan na tayo ng pag-asa, ganun yung character ni Jesus. He will not snuff out. Hindi niya papatayin yung natitirang dingas na meron tayo. At kung sugatan man tayo, hindi niya tayo babaliin. Kasi I remember sinishare nga ni Rene, no? nakapag-share siya na struggle siya, di ba? Tapos parang imbes na may encourage siya na ano pa siya, na pull down pa, no? Na-discourage pa siya. Parang mas naidiin pa siya, no? So
So I think tayo lahat meron din tayo encounter na ganun, na struggle lang na tayo. Tapos lalo pa tayo na push down or nagsishare tayo ng ni struggle natin, tapos I think it can also translate kasi ikaw eh ganito kasi ginawa mo kasi, 'di ba? Or sometimes hindi naman tayo yung ano, yung gumawa ng reason kung ba't tayo nag-struggle. Pero tayo yung nadidiin, 'di ba? Yung ganun, si Jesus hindi siya ganun. So for today, before we share, I think let's allow ourselves na makarelate or ask ourselves kung tayo ba to? Tayo ba tong Bruce Reed na to? Or tayo ba tong smoldering wick na to? Yung dumating ba tayo sa point na halos wala na yung fire natin? Ganito na lang tayo. Konting-konti na lang, mamamatay na talaga. In our struggle, di ba? But let's us also think kung kailan tayo sinalo ni Jesus. Di ba? Kung kailan niya in-ignite ulit yung fire na meron tayo. Or yung, if we are the Bruce Reed, kung kailan niya tayo hinil or binangon ulit. And then, nabuhay ulit tayo. Kasi itong Bruce Reed na to, actually, pag inano mo yan, ginraft mo yan, or ako naging plantito ako during especially yung pandemic. Kita mo, kala mo patay na yung halaman minsan eh, pero buhay pa pala. So anyway, that's my quiet time sharing, brothers. I hope makita natin yung heart ni Jesus. And it encourages us even more, especially in our battle against sin and our struggles. Thank you, brothers, for letting me share.